good day po sa lahat. Ako po ay Mary Share lamang po. Hallelujah. Si-share ko lang po yung aking nalalaman. Ano po ito ha? Totoo po ito na pangyayari. Sa ano po, habang nag-jogging kami noon sa something, dito sa may bilibid po, may na-encounter po kami na matandang baba. Hindi po siya yung matandaan talaga na as in matanda. Siguro mga 60 plus na siya, ganun. Nag-share siya patungkol sa asawa niya po. Ganito po yung nangyari sa asawa niya kasi napansin niya kami doon sa sangkin habang nag-ipon-ipon kami na mga nanay habang nagpapahinga, nag-jogging, nag-sharing, mga ganun po. Lumapit po siya sa amin tapos narinig niya kasi nagpupuri kami sa Panginoon. Lumapit siya sa amin tapos siya talaga yung nag-open ng topic na nag-share siya patungkol sa asawa niya kasi po yung asawa daw niya ng buhay pa. Nagkasakit daw po yun. Pero na hindi pa po nagkasakit yung asawa niya. Talagang, nagsiserve po siya sa nakagisna natin na pananampalataya po. Alam na po natin yun kung yung nakagisna po natin na nampalataya. Kumbaga, nagsiserve siya sa simbahan, ganun. Tapos nang nagkasakit siya, nawalan po siya ng malay. Akala nga nila, patay na eh. Tapos, dinala siya sa langit. Ayun ang kwento niya, dinala siya sa langit. Tapos nang tinignan niya na po yung pangalan niya sa aklat ng buhay, wala po doon yung pangalan niya sa aklat ng buhay. Kaya pinabalik siya. Alam niyo po kung anong nangyari nang pinabalik siya? Nagising po siya. Tapos nang nagising siya, kinikwento niya po yon nangyari sa kanya. Nababalik daw po muna siya dahil wala pa ang pangalan niya doon sa aklat ng buhay. Kaya di pa po, napakalaki na pibor. Sana all lahat ganyan na halimbawa nandoon na tayo sa kabilang buhay tapos pabalikin tayo ng ating Diyos Ama na nasa langit upang po tanggapin siya bilang tagapagligtas. Di ba po? Kasi sabi naman talaga eh, kung mabait ka, tatanggapin ka ba sa langit? Hindi. Kung ano bang tawag dito, kung sumusunod ka sa Panginoon, tatanggapin ka ba sa langit? Hindi pa rin. Kung mapagbigay ka, tatanggapin ka ba sa langit? Giver ba? Tatanggapin ka ba sa langit? Hindi pa rin. Akala lang kasi natin yun, nakukuha sa kabaitan, Lord God, ang kaligtasan. Hindi po pala. Tapos sunod na na pangyayari din, nang nagising na po siya. Nang nagising na po siya, kinikwento niya yon. Tapos may dumating po sa kanila, isang pastor, pinatanggap po siya sa Panginoon. Isang buwan, Bible study sila, Bible study. Tapos dumaan ang isang buwan na naginip na naman siya. Na naginip siya na pwede na daw siyang bumalik. Kasi po, nandoon na daw ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. O diba po, talagang purihin ang Diyos. Aleluya. Tapos sinabi naman niya yun na naginip daw siya na pwede na daw siyang bumalik. Dahil nandoon na ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Pangatlong araw po, namatay na po siya. Ayun po yung kahalagahan. Amen. Dahil tinanggap niya po ang Panginoon bilang tagapagligtas. Aleluya. Kaya napakahalaga po talaga. Tayo ay mahal na mahal ng ating Diyos Ama na nasa langit. Kaya ang gusto lang talaga ng Panginoon na tanggapin natin ang Panginoon bilang tagapagligtas. Ano po yun? Yung Holy Spirit. Yung napako sa cross ng Kalbaryo dahil sa pag-ibig sa atin. Amen po ba? Yun po yun. Kasi po ang babalik, sinasabi ko naman po ulit, ang babalik po ang Holy Spirit. Ang babalik. Diba po, kung anak na tayo ng Holy Spirit, ito po ang mananahan sa ating puso. Pagbabalik na po ang Panginoon, kasama po natin siya. Diba po, kasama natin siya, nasa sulubong sa alapaap. Diba po? Kaya salamat po sa Diyos. Sana po naunawaan nyo. Napakahalaga po talaga natanggapin natin ang Panginoon bilang tagapagligtas.
kadiyo, Lord Gadiel, napakalaki ng tibor, napakalaki ng pabor, kung sa Bisaya ba, pabor, na pag halimbawa ganun ang sitwasyon, pabalikin ka ng Panginoon, di ba po, e paano na lang, kadiyo, Lord God, na mangangatwiran pa tayo, ang dami nating pangangatwiran. Nakakahiya po sa Panginoon na may-ari ng ating buhay. Makinig na lang po tayo kasi yung kanyang salita, ito po ang love letter, ito po ang laman ng kanyang buhay. Ito po ang laman upang po ating susundan. Hindi lamang ito natin babasahin, Aliyah Lord God, kundi po atin din po itong ipanalangin na bigyan tayo ng karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu na maunawaan po natin ang kanyang salita upang titimo po ito sa ating mga puso. Aliyah Lord God, kung magbabasa po tayo na hindi tayo hingi ng gabay patnubay ng Santong Espiritu, parang nagbabasa lang po tayo ng libro. Amen? Kaya God bless. God bless po sa lahat. Mahal po tayo ng Panginoon. Thank you for watching. Hallelujah. Purihin ang Diyos.